Alright, goodie once again. Welcome pong muli. Welcome sa ating channel, Eric Ambaking. For this video mga kapatid, titikman po natin ang kakaibang pagkain. Titikman natin ang tagutungan. At pagkatapos natin kumain ng masarap na tagutungan mga kapatid, ito po, magpapakain po tayo. Susubukan po nating pakainin ng kakaibang pagkain ang ating manok. Isang pagkain na iwan ko lang kung magugustuhan ba ninyo ito. At pasintabi po pag umabot na kayo doon sa banda na magpapakain tayo ng ating mga alagang manok, kasi iwan ko po, patibayan po ng sikmura yon. Warning po, patibayan po yun ng mga sikmura. At ito po, samahan nyo po ako. Here we go, let's go! Larang na mo. Dapat ito na? O sa kilo, inuburot. Ang kasay. Simbot ba? Ikaw ang papasimbot. Yan na po mga batid. Pinakuluan na po ng tubig para mabunot yung mga tinik. At kanina, nasimula na po ni Bay Jigay na kunin yung mga tinik. Ito po ang mga tinik. At ngayon, tunghaya natin kasi hindi pa po natapos. Ang nakuha, ang sa bandang likod lang. Ang sa bandang ilalim ng tiyan. Agay, nangihi. Kung makakuha at makahuli kayo nito mga batid, ganito po ang inyong gawin. Pakuluan nyo ng tubig, tapos pag lalambot na ng kunti, yan, gagamit kayo ng plies sa pagtanggal ng tinik. Ganito po ang kanyang tinik. Pati harang nagtunok to lang dito. Kurma. Ganyan po mga batid. At mamaya matutunghaya natin ang papano at anong gawin sa pagluto nito. Masarap po ito mga batid. Nagkatikim na ako nito. At sa ngayon, i-vlog ko para nang sa ganun malaman rin ninyo kung papano. Manag ko maning isda dito. Oh, isda. Ano siya di? Apil sa isda gaya po, no? Tugutungan. Dili rin siya laog makatunok jig. Yan, laog po ko ang yapon siya. Ha? Yan, agad ko sa iyo na humdo na sad. May, ni isa buwag skalsad. Iskuwan ba ba? Ha? Iskuwan. Oo. Nanay mo na ay daw ba? Daw, usin po. Nanay mo na makuhan ba yun? Mabali. Na gyapon aduge dinhi magabuk dai. Magabukoy. Mora dinhi sig bukog. Yan, ganyan po ang porma mga kapatid, pwedeng gawing landmine. Makatunok jud ay. Kuya ni ko sa suyak sa maligid. Suyak lagi sa ligid kuya ba? Samot an sa dag andag ko niyan sa likod no. Tugutungan. Ah, daga na nakailan ni. Ha? Ang abal ko abot yun sa dagat. Daga na kailan taga dagat, andi taga dagat. Andi taga dagat niyo kailan ni. Pa dito lang ko sugat ani. Na dayo na ani. Tugutungan. Pero dili na siya maka wala na si tag kuan nga ingon makahilo jig umapil og luto. Right. Kana ra jud ang lisod niya kwaon ang bukog. Yes, di sa matungguli rin kuya wanta. Ang mahirap lang talaga nito mga kapatid ay ang pagkuha ng
pinik. Kasi para po siyang durian na nakapaligid sa kanyang katawan ang pinik. Mataray walay tunok. May tunok yan tiyan dapit no. Likod. Ito ako bato. Magkuhan ako. Ako yug ganyan kayo. Ito bato. Pagkuhan niyo? Oo, lagong pagkuhan ko. Hindi mo mutang-tang. Ang gana-ana, mapamaisa ba? Pag-isa na kulat, gitong mo ang dini-day. O saan ito pangkuhan? Panglambay ito mong pukot? Panglambay. Ni kos pukot ba? Ayan tunok. Niburot na doon. Hoot siya. Ah, wapan siya kapaburot pagkuhan. Pag-asatoy. Pag-atoy. Damag siya. Burot siya mo. Ito na. Sangit-sangit yung tunok. Tunok sa pukot. Susun na. Tugutong nga. May paglarangan eh. Dag ko urban yung isda, ano? Nahidag ko kaya ni? Yan, balat pa lang, ulam na. Dag ko kaya na, Rick. Sangkap. Iba. Siling mahaba. Pusili espada, luya at bawang. Mantika, magic sarap. Luggets. Nagungan din doon naglamang eh. Ay, Hugas. Ha? Imo na lang dahil nga rin ni Hugas. Lamang sa ito na. Yan po mga patid, ang laki ng atay. Atay pa lang, ulam na. Atay rin po yung nagdako tuloy niya. Wow, may unod halos. Ito ko na. Kuhan na dyan. Gana na dyan yung kuhan. Tinae o atay. Manluwag na. Yan na. Tinabay na lahat ng ingredients. Liban sa sili. Yan. Sili demonyo. Lagot sa anghang nito ngayon. Limunyos. Ito lahat ng sili limunyos. Lunod, lunod. Tingnan nyo mga patid, ang taba ng isdang ito. Yan o, ang sibo. Lumitaw na sa tubig. Kakiyot sa kasirula. Huwag mo awas na, Jig. Sakto po. Ilig sabaw puno. Ang luwag po, di pambalay sa pirito. Ay, hayin. Sige, sili demonyo. Yan, dalawang piraso mga patid, sili demonyo. Yo, ginubantik kang sabaw eh. Ito lang gamay sa bro, ha? Puni gamay eh. Bagado. Bagat na gamay eh. Buto. Kumpas pa gamay. Mo, kuwan pa ulang. Kuwan pa gamay na. Oop. Okay, buto na. Haunin na, haunin. Kainin na. Kukulo. Yan na, sibuga na. Ay na. Ayun na. Kukulukan niya. Tugutungan. Masarap ito mga patid. At kain muna kami. Kunin na. Pero ako kanuna, hindi ka kunin na. Init ba? Init to. Tingnan nyo ang balat mo ba din o? Madara o. Init ba? Madara yung... Madara yung... Madara yung...
Kaon sa me? Daw mga kapatid. Kami na lang ni Guapo na tira. Guapo. Wa ka baos? Guapo. All right. For this video mga kapatid, may ipapakain po tayo sa ating mga manok na susubukan natin kasi sa ibang bansa kinukulture nila ang uod na ito. At dito rin sa aking kulungan, dito sa aking brooder pin, may nakita akong mga uod. Kaya susubukan natin at gagawa rin tayo ng ganoong mga uod. Iko-culture natin ito. Nag-ready na po ako ng ice bag. Dito natin ilalagay yung ating gagawing. Ang bala ko sana, gagawa lang ako. Ngunit ng aking tiningnan, dyan. Dyan sa portion na yan at andun pa sa ilalim ng mga sisiw ng pabo. Talagang napakarami. Kaya susubukan na natin mamaya na ipakain yun sa mga sisiw natin na manok. Kita nyo naman, may mahigit sa 20 prasong sisiw doon. Sana mag-success. At loobin, yung gagawin natin, subukan lang natin. Kasi malakas kasing kumakain ng uod yung mga manok. Mapaanay, kahit ano. Ang susunod na makikita nyo mga kapatid, pasintabi lang po sa mga kumakain at sa hindi masyadong matitibay ang sikmura. Kasi ang susunod na makikita nyo mga kapatid, talagang kinakailangan ito ng tibay ng sikmura at tatag ng loob. Kasi parang sa Bisaya na term, luod ito ng kunti mga kapatid. Kaya pasintabi po sa lahat ng kumakain dyan. Kung kumakain man kayo, baka skip nyo muna. Balikan nyo na lang pag tapos na kayong kumain. Kasi masyadong... Basta, pasintabi lang po talaga mga kapatid. Ito po, samahan nyo po ako. Here we go, let's go! Mga kapatid, ito po, kung nakikita nyo po, yan, susubukan natin yang ipakain sa ating mga alagang manok. Yan o, oh. Yan, ipapakain natin yan sa ating mga manok at the same time, gagawa rin tayo ng ganito, magkukultured tayo ng ganito. Yan, dami. Papakainin natin ang ating mga manok nito. Yan. Nakita ko po kasi sa ibang bansa mga kapatid, napakataas daw ng protina nito kaya wala namang mawawala kung susubukan natin yan. Oh. Tingnan nyo, yan. Talagang ang lakas kasing kumain ng manok. Susubukan natin. Let's go! Kung nakikita nyo yung mga sisiw natin na manok, itong mga manok na ito, ito, yan, ang makukulit na mga manok na ito mga kapatid, ang binibigay ko na pagkain sa kanila o yung pigs, dito natatapon kasi bumabaliktad yung lagayan ng pagkain, yun o, yan, bumabaliktad at natatapon dito sa baba. Bala ko sana kaninang gumawa ng ganitong mga uod, susubukan ko yung kanilang ginagawa, ngunit, nang haluin ko, nakita ko ito, oh. Ganyan kadami. Yan, oh. Oh. Yan. Kaya ang gagawin ko ngayon, ilalagay ko ito dito sa kaunting lagayan na ito at susubukan kong ipakain. Yan. Papakain ko na lang ito at magtitira lang ako ng kunti para sa gagawin nating cultured. Mga pigs kasi ito at saka ipot ng manok mga kapatid na... Dito o, na-trap dito sa plywood. May plywood kasi nalagay. Yan, tingnan nyo, napakakapal o. Oh, oh. Yan. Ipapakain natin yan sa uod. O sa manok.
Ang mga uod na ito, subukan nating ibigay sa ating mga manok. So, ayun o, mga malalaki. Yan. So, ayan lang. Kaunti lang muna ang ating susubukan. At ito, ilalagay natin dyan dito. Ilalagay natin yan sa ating gagawing cultured na lalagyan lang natin ng bagaso at feeds. Para yan, mayroon na pong similya. Kaya tuloy-tuloy na. Let's go. Gagawin kong cultured yan. May natira pa po. Hindi po kasi yan lahat dumi ng manok, mga kapatid. Kadalasan dyan ay feeds na natapon. Kasi binabaliktad nila, mga kapatid. Kaya akin na lang ilalagay dito sa gagawin nating cultured na mga uod. Black fly man ata ang tawag nito. Kasi ayon doon sa nakita ko, mas maganda may kaunting ipot ng manok para yun ang kanilang parang simula. Tapos lagyan lang ng feeds. So, ayun na. So, ito na. Wag na lang natin isama yung napakabasa na. Lilinisin na lang natin yan. Yan, mga patid, ang lalaking uod. Siguro napakasarap nitong ipakain sa mga isda. Yung mahilig sa isda. Sana makarelate po ang mahilig sa isda nito. Yan o. So, ito po, mga kapatid. Nilinisin po natin yung ginawa kong pang-trap sa ipot ng ating mga sisiw na pabo para hindi po papasok sa itaas yung malamig na hangin kasi palagi kasing umuulan, kaya nilagyan ko ng sapin sa ilalim para ang hangin hindi papasok sa ibaba at ayun, maraming pagkain at saka kanilang ipot na natrap. Kaya yun ang ating gagamitin sa ating cultured na mga uod. Isi-search ko na lang mamaya kung ano talaga ang eksaktong pangalan. Alam ko po, napaka lakas magbigay nito ng protina sa ating mga alagang manok. Kaya ito po. Yung natrap sa aking nilagay na catcher ng kanilang dumi, mga kapatid. Ito po, nalaglag po. Marami pong kasamang feeds. Kaya at akin po ilalagay ito. Kasi paborito po ng mga uod na ito yung feeds at saka dumi ng hayop o dumi ng manok. Kaya ito, ibabalik ko ito. Kung nakikita nyo, nagsisimula na pong mag-process. Yan o, may mga uod na yan. Yan o. Nagsisimula na pong mag-process. Yan o. Kita nyo, ang daming uod. Ito. Ready to harvest na ito. Ilalagay natin ito dito. Yan. Akala ko, kailangan ko pang gumawa. Ngunit may ready to harvest na pala. Kaya harvestin na lang natin ito. At susubukan natin ipakain ito mamaya. Kung kakain ba yung mga manok. So, yan na. Ready to harvest na pala dito sa bandang gilid. Oh, tingnan nyo. Yan oh, mga feeds po yan na natatapon. Ganyan naman talaga. Kung sino po yung may mga alagang manok, alam ko po, makarelate kayo na natatapon talaga yung mga feeds na ibinibigay natin sa ating mga alaga. Kasi normal na po sa kanila na kanilang kinakakha. Yan. So, yan na po. Yan, marami na pong uod dyan sa loob ng maliit na container. At ito, atin itong ipapasok dito sa ating eco-cultured para aanihin natin sa susunod na araw.
Yan, nilagyan ko na lang ng sako mga kapatid para pag-harvest na atin na lang hihilain ang sako. Lalagyan ko yan ng kaunting feeds at saka yung bagaso mga kapatid para kanilang pagkain. At ang ito lang, kumbaga para pong similya. Sa mahilig sa pag-alaga, kuha nyo naman siguro yung prinsipyo ng similya. So, pasintabi ulit kung may kumakain po dyan. Pasintabi po mga kapatid. So, yan na. Yan o, gumagalaw pa yung uod. So, ayan na po yung nakuha natin doon sa ilalim ng ating brooder pin mga kapatid. Yan. May ilang uod na po dyan. Kumbaga, yan po ang magiging similya. At liban dyan, lalagyan rin natin ng bagaso o yung trigo. At mamaya, dadagdagan rin natin ng kaunting feeds. Ang sa ganun, yun po ang magiging pagkain ng ating gagawing cultured na mga uod. Ito na po. Lagyan ko na po ng bagaso. Yan, kung nakikita nyo. At ihalo natin ng konti. Ihalo natin ito ng konti mga kapatid. Kasi subok pa lang ito mga kapatid ha. Trial pa po ito. Kumbaga, baka hindi ko pa makuha ang perfect. Dahil subok pa lang. Yan. Yung trigo mga kapatid, ito po ang aking number one na pinapakain sa aking mga alaga. At dadagdagan ko na lang ito mamaya ng kaunting feeds para pang pabango. At hindi natin ito pa uulanan. Dito lang natin to ilalagay kasi may bubong dito para hindi ito maulanan. So dito lang muna ito. Dito muna. Yan, dyan muna. Tapos ito, dadalhin natin ito doon sa ating tabuhan. Susubukan natin ito sa ating mga manok. O mga kapatid, pasintabi ulit sa mga kumakain dyan at ito na po. Liver ko pa po itong subukan. At noong nakarang araw ko pa lang kasi yung nakita na sinubukan nilang ipakain sa manok at kumakain po talaga ang kanilang mga manok sa ganitong uod. Kaya tayo, first time ko ito at ito po, tunghayan niyo po ako at samahan dahil malalaman natin kung kakain ba talaga ang mga manok. Ito po, gutom na po sila ngayon dahil hapon na po. 3:58 na po ng hapon. At ito, susubukan natin. Here we go. Let's go. So, ayan na po kung nakikita niyo mga kapatid, ang ibang manok kumakain na po. Hindi pa po sila lahat kasi hindi pa nga sanay. Siguro isa lang ang ibig sabihin niya ng mga kapatid dahil hindi pa kasi sanay. Ngunit pag nasanay na, aw, alam na des. Tingnan niyo, yan. Yan. Ayan na. Talagang malakas ang kumakain mga kapatid o. Oh. Ayan o. Oh.
tapos ko nang masubukan yung ganun na kalaki na mga manok, mga kapatid. So yan po yung pinakain natin ang uod kanina. Tingnan nyo. Naubos po yung uod kanina doon sa likod ng kanilang painuman. At pinakain ko na rin ang kanilang pinakapagkain talaga. So ayun po, kumain tayo ng masarap na tagutungan. At the same time, pinakain rin natin ang ating mga alaga ng masarap na pagkain para sa kanila. At ayun nga, mga kapatid, gusto ko pong humingi sa inyo ng comment ko. Tingin ninyo, okay po ba yung gagawin kong pag-cultured ng ganong mga uod? At okay lang ba na ipakain natin yon sa ating mga manok? Hindi ko pa sinubukan sa ating mga pabo, mga kapatid, kasi alam mo naman, napakalakas kumain ng mga pabo, baka kulangin yon. Maliit lang kasi ang mga uod na ating sinubok kanina, mga kapatid. At siguro sa susunod na pagkakataon, pag mag-harvest na tayo doon sa ating sinubukan na i-cultured. At i-comment lang sa baba, mga kapatid, kung ano po sa tingin ninyo. Kasi sa ibang bansa, mga kapatid, doon ko po na kopya at nakita ang ganung pamamaraan na pinapakain po nila sa mga alagang manok nila ang ganung mga uod. Kasi napakalakas po at napakatibay po para sa mga manok daw, kasi nagbibigay yun ng mataas na protina sa ating mga alaga. Kaya sinubukan ko rin. At ayun nga, kumain yung mga maliliit nating mga manok. At ito po, magsha-shoutout muna tayo, mga kapatid, dahil may gustong magpa-shoutout. Shoutout po kay Just for Fun Vlogs from Canada. Kapatid, salamat sa palaging panunood. Shoutout rin kay Ronald Andrada. Kapatid na Ronald Andrada from Riyadh, KC. Ingat ka dyan lagi, kapatid. At thank you very much sa palaging panunood ng aking mga vlog. Shoutout rin kay Box Ayan. Box Ayan, kapatid, thank you very much sa palaging panunood. Shoutout rin kay Jeep Striker Vlog. Kapatid na Jeep Striker Vlog, thank you very much sa palaging panunood. Shoutout rin kay Jubin Baterna. Kapatid na Jubin Baterna, thank you very much. Shoutout sa iyo. Shoutout rin kay Dodge TV. Dodge TV, kapatid na Dodge TV, thank you very much. Ingat lagi. At shoutout rin kay Ordinaryong Tao. Kapatid na Ordinaryong Tao. Ordinary man. Shoutout sa iyo. From Samal Island of Davao del Norte. Ordinaryong Tao. Shoutout sa iyo, kapatid. Ingat lagi. So, ayun lang muna ang ating isa-shoutout. At sa gustong magpa-shoutout, comment lang kayo sa baba, mga kapatid. At siguro sa susunod na mga vlog, isa-shoutout ko kayo. At ayun na, mga kapatid, yon po ang kaganapan sa araw na ito. May isang pagkain po tayong sinubok para sa ating mga alagang manok. At tingnan natin kung anong mangyayari sa susunod na mga pagkakataon. Mag-success ba yung kinultured ko na mga uod, or ano ang kahinatnan nito? At mga kapatid, sa mga bago at ngayon lang pala na nadaan sa aking channel, sana huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe. I-click ang bell button para ma-notify ka sa tuwing may bago akong upload. Mga kapatid, lagi niyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. Hanggang sa muli, see you to my next vlog. Bye-bye!